Kapag may old bread kayo guys, huwag nyo itatapon kasi pasok yan sa ating recipe ngayon. Ikakat lang natin yung mga edges ng bread na to guys. Pero sa mga taong kumakain naman ng edges o hindi naman po masiselan, pwede rin naman po hindi nyo ikat ito kung nanghihinayang kayo. Natin makat itong mga gilid ng tinapay. Ngayon ay ikakat naman natin siya into half. Pwede po siya ng pahaba or horizontal or diagonal. It's up to you guys kung paanong cutting ang gagawin nyo sa bread ninyo. And then after nyo makat ito, sasantabi nyo at pag natapos nyo na maikat lahat, ay lalagyan nyo naman ito ng butter. Kailangan yung butter natin, melted butter, para madaling ma-spread out yung butter sa bread. Yung isang side lang guys, yung lalagyan natin ng butter. And then, pag nalagyan na natin yung isang side ng butter, ay i-arrange na natin siya sa ating pan. Na-arrange na natin siya sa ating pan ay ilalagay naman natin itong maglalagay ulit tayo ng butter dun sa side na hindi natin nalagyan kanina. After ng butter, maglalagay na tayo dito ng cheese. Inuna natin ang cheddar cheese. Next is yung parmesan cheese. Kahit ano lang cheese na available na meron kayo, po pwede nyo pong ilagay dito. At ang last nating ilalagay na cheese ay ang mozzarella. After may ilagay ng cheese guys, pwede na kayong maglagay ng pepperoni or any toppings na gusto nyo po. Pwede rin po kayong maglagay ng ham or chicken or hotdog po, pwede din po. I-arrange lang po natin itong ating toppings and then ipipreheat na po natin ang ating oven. Pwede nyo rin po gawin to sa air fryer. Ayan guys, ipapasok na lang natin to sa ating oven for 15 to 20 minutes. Depende po kung gaano ka-crunchy ang gusto nyo dito sa ating bread. Siya nga pala guys, kung magustuhan mo itong ating recipe, please like and subscribe. Thank you po! After 15 minutes, luto na itong ating pizza bread. Ayan guys, kung maamoy nyo lang yung bango nito at kung gaano to ka-crunchy. Sana i-try nyo to and for sure na magugustuhan to, especially ng mga kids. Napakasarap na itong snack at napakadaling gawin. Ayan guys, thank you for watching. I hope to see you on my next cooking.